what is it like to be an OFW? And of course, it's hard to be apart from your family. Ikaw din, for sure, nakaka-relate ka na iba-ibang bansa na ang family mo. Yeah, kasi may element din na, of course, as an OFW, nakaka-miss ka, di ba? Yung na-homesick ka. Na-homesick ka din, di ba? Nakaka-miss, yeah. Ito yung mga hardships of you know, living and working abroad. Para sa iba, JV, ano bang maipapahayo mo to people who's maybe establishing a life abroad? So, ganyan. Yeah, siguro maipapahayo ko is, Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano. Huwag lang puro trabaho, puro work. You need social life. Like, you need people. Friends around you. That's true. Pag mag-isa ka lang, nahirapan ka. Lalo na, walang kausap, ganun. Kailangan mo, kunyari like weekends, go out, go with your friends. Share your experience, open up your, like, ano, kung sumishare sa kanila. Hindi pwede talaga na mag-isa lang. I mean, No man is an island, yeah. So parang sinasabi mo, yung the human need to connect. Yeah. Parang nasa loob natin yun eh. Also for the mental health. How about you, Kaori? For me kasi talaga sa comfort zone eh. Isang big step of our comfort zone. Tapos, stay connected lang din sa family, siguro. Lalo na sa kanya. Kasi ako, family ko nandito. So parang every time I will see them. Madali mo puntahan, no? But for him. Pero hindi, kasi lagi silang parang nagbi-video call ba? Which is so, parang okay yung relationship niya for family. So advice ko siguro is, huwag niyong i-stop ba yung parang kahit konting kamustahan lang to pa for you. Pero do you guys ever miss being in the Philippines or maybe living? Ang na-miss ko siguro sa Pinas kasi umuwi ako nun last year. Sabi ko lang pagkaiba sa Japan is napaka-friendly ng mga Pilipino. It's like nakapila ako sa license center. Then suddenly, nasa likod kong guy, kinausap ako ng casually. Pero kamusta ako? Oh, you guys. Parang nagtatanong siya mga form, mga ganun. Kinamusta niya ako. Which is, hindi mo siya ma-experience dito sa Japan kasi ang Japan is very private sa kanilang buhay. Kumbaga, nakikita ka nakahiga dyan sa akin, sa kalsada. Nakahiga sa kalsada, diba? Mga lasing, ano? Mga lasing, oo. Ikaw, pakilaman yan.